Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at hello na rin sa lahat ng live viewers ng Dear MOR. Pakitago nyo na lamang ako sa pangalang Erin. I'm in my 20s at nagtatrabaho ako bilang admin officer sa isang kumpanya. Napasulat ako sa inyo kasi recently lang naging buo ang loob ko para mag-share ng aking kwento. Kasi recently lang din nagkaroon ng development yung pinagdaraanan ko. Let me tell you first about myself, Popoy at Bea. I come from a middle-class family. A struggling middle-class family. Meaning, nakakakain naman kami ng matino, pero wala kaming kaluho-luho. Or more like, wala kaming sapat na pera para magkaroon ng luho. At nasa isang blended family ako, Popoy at Bea. Ang ibig sabihin, kasama namin ng kuya ko ang pangalawang pamilya ng tatay ko. 3 years old pa lamang kasi ako ay hiwalay na ang mama at ang papa namin. Nanatili kami sa puder ni papa kasi nagpunta ng ibang bansa si mama. At dahil nga mabilis na nakahanap ng bagong partner si papa, ay mabilis din kaming nagkaroon ng mga kapatid. And I'm telling you, Popoy at Bea, it was not easy. Kami ang unang mga anak, pero kami yung kinailangan mag-adjust sa loob ng bahay. Sa mga gamit, sa pagkain, at lalong-lalo na nga sa pera. Kami daw kasi ang mga nauna, panganay. Kaya kami ang dapat na maging bigger person. Hindi naman kami sa nakikipagkumpetensya, pero hindi rin kasi nakatulong na medyo masama ang ugali ng stepmother namin. Don't worry, Popoy at Bea, malayo ito sa story ni Cinderella. Kasi si Cinderella ay mahaba ang pasensya. Ako, hindi. Pero at least parehas kaming may Prince Charming ni Cinderella. Dahil high school pa lamang ay boyfriend ko na si Jake. At umabot nga kami hanggang college. Haba pa pala ng itatranscribe ko. Parang aabutin pa ata ako ng madaling araw nito ah. Bakit kasi napunta pa ako sa walang kwentang groupmates? Ako tuloy gumagawa ng lahat. Buisit na yan. Erin, tapos ka na ba dyan sa PC? Ha? Hindi pa kuya. Dami ko pang gagawin eh. Haba-haba pa nito. Kita mo tong listahan ko? Sige. Sabihan mo na lang ako pagtapos ka na ah. May ipiprint lang sana ako. O akin na, ipiprint ko na. Hindi. Maya-maya na. Ayusin ko pa to bago ko i-print eh. Sige. Sabihan na lang kita kuya. Bibilisan ko na lang. Okay, sige. Doon lang sa kwarto. Okay. Asa na ba ako? Ayun, third paragraph na pala. Ate, hindi ka pa ba tapos? Kanina ka pa dyan ah. Baka pwedeng paggamit mo naman sa iba yung computer. Chelsea, sorry ah. Hindi pa kasi ako tapos sa group report namin. Bukas na kasi ito eh. Bakit ngayon mo lang kasi ginagawa? Wala kasi kwenta mga groupmates ko. Oo, pero hindi lang naman kasi ikaw ate yung nag-aaral dito. May mga assignments din kami. Buong araw ka nang nandyan eh. Hindi naman. Kaninang 4 p.m. lang ako nag-umpisa. Naglaba pa kasi ako ng mga damit nyo. Nakalimutan nyo daw kasi... Ako naman ate. Mamaya mo na ulit ituloy yan. Ano ba yung assignment mo? Research ba? Baka pwedeng mag-mobile ka lang muna. Ma! Si ate oh! Ayaw magpahiram ng PC! Ma! Chelsea! Ano ka ngayon? Hindi ka pa tatayo dyan? Kailangan talaga magsumbong.
Eh parang wala ka ng balak umalis dyan eh. Alas 7 na oh. Sabi ko naman sa'yo, bukas na... Oy! Oy, oy, oy! Ano na namang ginagawa nyo, ha? Nag-aaway na naman kayo? Ma, si ate, oh. Ayaw mag-share ng PC. Eh, ang dami-dami kong assignment. Hoy, Erin. Kanina ka pa dyan, ha? Pagbigyan mo naman yung mga kapatid mo. Ikaw naman nag-aaral dito, ha? Sa'yo ba yan? Binili namin yan ng papa mo para sa kapatid mo. Di para sa'yo. Eh, ma. Tumayo ka dyan. Kapatid mo naman gagamit. Mabilis na lang po. Alis dyan! Isa! Di ka aalis? Aalis na po. Oo, oo, oo. Ba't ganyan ka makatingin? Gusto mo, dukutin ko yung mata mo, ha? Titingin-tingin pa eh. Doon ka sa kusina. Ituloy mo yung piniprito ko. No high blood ako sa'yo eh. Oh, buset! Doon ka na! Dali mo! Opo, ito na. Ay, so wakas. Ang tagal mo naman dumating. Anyari sa'yo? Sorry, babe. Ang traffic eh. Ang traffic? Eh, alas 10 na ng gabi. Ba't mo nga pala ako pinapunta? Akala ko ba marami kang gagawin? Di ba may group report kayo? Meron. Pero mukha bang maaasahan yung mga kagrupo ko? Dala mo ba yung laptop mo? Oo, ito. Kaya lang may saksakan ba dito? Hindi kasi nagtatagal yung battery niyan kapag hindi nakasaksak eh. Alam mo namang minana ko lang yan kay Papa. Oo, may saksakan dito. Ayun oh. Teka, sasaksa ko lang ha. O sige, buksan mo na. Good luck talaga kung matapos ko on time tong presentation. Buisit kasi yung mga kasama ko sa bahay. Dapat pala kanina mo pahiniram tong laptop, okay? Eh di hindi na ako nakagamit ng computer sa bahay kahit kailan. Pag nakita nila kasi na meron akong ibang ginagamit, never na nila akong pagagamitin ng PC. Palagi na nilang sasabihin, oh, asa na yung gamit mo, eme-eme? Di ba may laptop ka? Doon ka na, doon ka na. Leche! Ewan ko ba sa tatay mo? Mag-aasawa na lang yung masama pang ugali. Walang breeding, di gaya ng mama ko. Napakatalakera, mura ng mura. Panay chismis sa kapitbahay. Kung makapag-utos, kala mo, donya. Napakadamot sa pagkain, sa mga gamit. At lalong-lalo na sa pera. Pati mga anak niya katulad niya. Kaya alam mo, naniniwala na ako dun sa story ni Cinderella. Totoo pala talaga yung mga ugali ng mga evil stepmother. Pinagkaiba lang yung stepmother ni Cinderella, mabango. Itong akin, amoy kanal, ugaling kanal. Eh hindi rin naman higit mama mo. Shala-shala nga, nasa ibang bansa, kinalimutan naman kayo. Hoy, ang layo ng ganda ng mama ko sa stepmother ko ha. Eh kinakamusta ba kayo? Pag Pasko, tsaka tuwing birthday namin ni kuya. Eh ba't di niya kayo kinuha? Eh may iba na rin kasi siyang pamilya, ano ba? Foreigner, baka mas mahirap kasama yun. Sus. Pwede ba, wag mo na idama yung nanay ko? Una. Kung pwede lang talagang umalis ako sa amin eh. Nakakasira ng pag-aaral at ng pag-iisip yung step family ko. O, ba't di ka umalis? Duh, saan ako titira? Mahal-mahal ng upa eh. Ba't di mo isama kuya mo, syempre? Eto ka na nga, si kuya aalis na sa bahay. Titira na siya sa jowa niya. Oh, kailan siya aalis? Next week ata. Eh, good for him. Ako rin kaya? Sa inyo na lang kaya ako? Sus, tingin mo ba masaya sa amin? Hindi rin oh, sobrang stricto ni Papa. Baka gawin ka rin alila nun. Bawal walang ginagawa sa bahay. Tsaka alam mo naman gano'n rin kasama ugali ni Papa eh. Pinatigil niya nga ako sa pag-varsity para daw makafocus sa pag-aaral. Pati nga yung mga gaming consoles ko pinatatago niya. Yung mga comics ko pinapatapon. Tanda mo yun? Sobra talaga. Oh, ano masaya dun, diba? Hindi rin ako nalalayo sa'yo. Ba't natahimik ah? Jake? Oh. Bet mo? Bet alin? Tayong dalawa. Ano tayong dalawa? Ano? Tayong dalawa na lang kaya sa iisang bahay. Ha? Huh? I mean, siguro pag tayong dalawa, baka kaya naman natin. Whoa. Wait lang. Huwag ka muna magpanik. Pag-usapan natin. Makinig ka lang. Erin. Magkano ba ang renta sa bahay or apartment? Mahal. Eh baka naman kasi ang iniisip mo yung shala-shalang apartment. Siyempre yung one bedroom lang. O kaya kahit yung studio type lang, yung isang buong kwarto lang, parang ganun. Kondo? Gagi, hindi kondo, syempre, hello. Wala ka bang alam sa mga iba't ibang klase ng paupahan? Ang dami kong kaklasmate na nakatira sa one-bedroom apartment. Tapos meron ding studio type na mumurahin lang, as in like 8K lang per month. Okay. Magkano allowance mo? Erin,
Magkano nga? Mga 1,517 ganun. Pero pinakamalaki na yung 1,700. Wow, laki ah. Ako nga 750 lang eh. Teka, asan ba yung cellphone ko? Kwentahin natin. Erin, ano ko kwentahin natin? Bakit kailangan natin kwentahin? Walang use kasi hindi naman natin kakayanin eh. Shh, teka lang. Okay, ito. 1,700 plus pagpalagay nating 700 plus 700 equals 2,400. Tapos 2,400 times 4, 9,600. Tapos yung sweldo ko sa pagbabantay ng tindahan ng tita ko is 300 kada araw. Tapos 4 days a week yun. So 300 times 4, 1,200. Times 4 ulit, 4,800. So 9,600 plus 4,800. Meron tayong 14,400! What the heck, Erin? Nababaliw ka na ba? Eh tapos maghahanap ka rin ng part-time. Ano? Tingin ko kaya natin. Erin, easy lang, okay? Una sa lahat, pag bumukod tayo, malamang sa malamang hindi na ako bibigyan ng allowance ng parents ko. At malamang sa malamang, baka hindi na nila ako pag-aralin. Well, syempre gagawin nila yon kapag umalis ka na lang basta-basta. Pero syempre, gamitan mo ng matatalinhagang mga salita para pumayag silang bumukod ka. Maging independent, pero at the same time, pag-aaralin ka pa rin nila. Ano raw? Bulahin mo lang. Sabihin mo gusto mong matuto paano maging strong and independent. Bilang lalaki ka naman, you want to know more about the world at such a young age, chururut barurut, ganun. Eh, napaka-imposible na sinasabi mo. Jake, ayaw mo sa tatay mo, di ba? Ilang beses mo nang sinabi sa akin na sakal ka na sa bahay niyo na sobrang higpit ng tatay mo. Sabi mo pa hindi ka makakilos, hindi mo magawa yung gusto mo, kaya ito. Ito yung solusyon sa mga problema natin. I hate my family, you hate your house. Edi boom! Tayong dalawa na lang ang magsama sa isang bahay. Dude, 20 years old na tayo. Hindi na tayo bata at sa background mo, ang galing-galing mo pa mag-English. For sure makakahanap ka ng part-time na malaki ang sweldo. Maraming murang matitirhan, tapos yung kuryente, tubig. Eh dalawa lang tayo. Nyakam-nyakan natin yan. Ano, game? Erin, no. Ayoko. Oo, galit ako sa tatay ko, pero nakakatakot yung gusto mong gawin. Baka hindi natin kayanin, baka eventually pagsisihan din natin. Jake, life is short. Sayang kabataan natin kung puro stress lang ang inaabot natin sa pamilya natin. Pero wala pa rin tatalo sa stress na pwedeng dala ng gusto mong mangyari. Akala mo ganun kasimple yun? Hindi, Erin, sobrang layo. Ay, fine. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Ako na lang bahala sa gusto kong gawin. Umuwi ka na. Bukas ko na lang ibabalik tong laptop mo. Oo, ano yan? Nagagalit ka na? Hindi ako galit. Bad trip ka na kagad sa akin? Hindi nga. Umuwi ka na. Kailangan ko nang tapusin tong leching report na to at kailangan kong pag-isipan yung future ko. Yung solo future ko. As in ako lang at wala nang kasamang ibang tao dyan. Opo, Bea, hindi seneryoso ni Jake yung pag-iaya kung magsama na kami sa isang bahay na malayo sa pamilya namin. Pero ako, ginawan ko talaga ng paraan. Nag-ipon talaga ako ng paunang bayad para sa renta. Tapos halos araw-araw akong naghahanap ng mga murang studio-type na apartment. At meron naman pala talaga. Maraming sa mga magkakadikit na residential area makikita. Kailangan mo lang talaga maghanap na maigi. Popoyet Bea, after 7 months ng matinding pag-iipon, nagawa ko nga rin ang bumukod. College student ako that time at syempre sinabi ko sa tatay ko na hindi niya pwedeng itigil ang pagpapaaral sa akin dahil pabor na nga na mabawasan siya ng pinapakain sa bahay eh. Pero eto na nga ang plot twist, Popoyet Bea. A few months after na bumukod ako, ay sumama na nga rin sa akin si Jake. Pero iba ang nangyari sa kanya. Nag-away sila ng tatay niya. At yun ang kinuha niyang opportunity para lumayas sa bahay nila. The bad thing was, sa sobrang tindi ng away nila mag-ama, ay hindi na siya binigyan pa ng pang-tuition. Pero buti na lang at tinulungan siya ng kuya niya at ng mama niya. Hati-hati sila para mabuo ang tuition fee ni Jake. At gaya nga ng hula ko, nakakuha nga si Jake na magandang part-time job sa isang BPO company na tumatanggap ng working students.
Hindi kalakihan ng sweldo pero sapat ng pampuno sa kulang ng tuition fee niya. And at the same time, pambayad ng tubig at kuryente sa inuupahan. Habang sagot ko na nga ang renta at yung pangkain namin sa bahay. Sa allowance naman pumasok o sa allowance naman pumapasok at hinahatian ako ni Jake ng mga natira sa pera niya. In other words, Popoy at Bea, saktong-sakto kumbaga ang nakukuha at inilalabas naming pera. Kaya wala talaga kaming kaluho-luho sa katawan. Well, ako sanay sa ganung pamumuhay, pero si Jake, hindi. Si Jake kasi galing sa upper middle class na pamilya. May pera talaga kahit papaano, pero hindi naman din yung sobrang yayaman. Pero makikita mong magkaiba kami ng kinalakihan. Nakakagutom. Asa na kaya si Jake? Baka mauna na akong kumain sa kanya. Ay, ayun, sakto. Babe, sakto dating mo. Kain na tayo ng dinner. Anong ulam? Miswa. Sardinas na may miswa. Ang sarap. Tapos may init na kanin. The best. Ah. O bakit? Bakit parang bad trip ka? Uuwi ka. Pagod, galing work. Tapos ganitong ulam maaabutan mo. Huy, sira ka ba? Ang sarap-sarap ng luto ko tapos mamaliitin mo? Ilang beses na tayo nagsardinas ngayong linggong to, okay ka lang? Oh, eh, pangalawa pa lang to, tsaka ginisang sardinas na may itlog naman yung nakaraan. Kahit na, sardinas is sardinas. Sardinas is sardinas? Ewan ko sa'yo. Oh, ito oh. Tikman mo muna bago ka mag-sardinas is sardinas dyan. Mamaya na ako, mauna ka na. Oh, wow. Seryoso ka? Bad trip ka sa ulam natin? Kumain ka na, hayaan mo na ako. Jake, pasalamat nga tayo at may ulam pa tayo eh. Yung iba nga hindi na nakakakain, tsaka nag-uulam naman tayo ng masarap pag bagong sweldo tayo. Ano ka ba? Erin, pwede ba? Spare me of your motherly sermons. Ano? Kailangan ko ng pahinga, hindi yung paninermon mo. Kailangan mo kumain, gutom lang yan. At sana huwag kang choosy sa pagkain kasi wala tayo sa posisyon para maghanap ng mamahaling steak o pasta. Hindi mo ba na-appreciate yung effort kong pagkasyahin yung pera natin sa pang-araw-araw? Nagutom ka ba ever? Hindi naman, di ba? Napapakain naman kita kahit simpleng ulam pero nakakakain ka. Pagkain mo bang matatawag yan? Hoy! Anong sabi mo? Bakit? Basura ba sa panlasa mo yung mga luto ko? Kapal ng mukha mo ah! E di ikaw magluto! O ikaw magplano ng kakainin natin araw-araw. Sige, ikaw na! Erin, will you please stop? Hindi mo ba magets? I'm tired. Buong araw ako nasa labas, nagpapakapagod. The last thing I need is you shouting in my ear. Shouting in my ear ka dyan. Nakikipag-usap ako sa'yo ng maayos. Welcome home pa nga kita with a smile on my face. Ikaw tong napakasungit at naga-attitude, tapos ako sisisihin mo? Kung pagod ka, edi manahimik ka para manahimik din ako. Ano mo ikaw? O ano? Hello? Hello? May tao ba dyan? Well, I'm sure meron. Rinig ko kayo, Erin. Open the door, please. Hello? Damn it! Parang timing talaga kahit kailan ng baklang to eh. Teka. Ako na. Ako na kakausap. Jake, ako na. Tabi, Erin! Haharapin ko lang tong landlord na to na mukhang pera. Jake, please. Ako na. Kumalma ka lang. Doon ka muna. Ako na lalabas. Erin, move! Jake! Oh, why hello, Jake! Ang pogi-pogi mo talaga. Matangkad. Mamasel. Perfect ka na sana, kaso kung nagbabayad ka siguro ng renta. Ikaw at yung jowa Earth mo, di ba? So ano na be? May update na ba tayo dyan? Ano kong hawakan? Ay? Galit much? Wrong timing ba? Oo, wrong timing ka. Palagi kang wrong timing. Hindi mo ba naiintindihan yung sinabi namin sa inyo? Magbabayad kami, antayin mo lang. Oo nga. Eh kaso be, isang linggo na nga. Isang linggo pa lang. Ganun ka ba kahayok sa pera, ha? Ay! Excuse me? Kinakain mo ba araw-araw yung perang binabayad sa'yo ng mga tenant mo? My God! Kating-kating ka ba kapag merong hindi nakakapagbayad? Ikamamatay mo ba, ha? Jake! Jake, please, kumalma ka nga. Mami Kems, pasensya na po, ha? Pero sa Biyernes na po. Ba't ka humihingi ng pasensya, ha?
Sino ba makulit at walang ginawa kundi kumatok na kumatok sa atin? Ang kulit-kulit! Sinabi na nga sa Friday tayo makakabayad eh. Jake, ano ba? Tumahimik ka nga. Mami Kems. Hoy, bakla! Jake! Bago kang maging atat sa pera, baka naman pwedeng ipaayos mo muna yung palyado mong kisame. Pati yung nagbabarang banyo. At saka pagsabihan mo rin yung iba mong tenant ay sayusin pagtatapon ng basura. Baka sila yung pagtatapon ko pag makita ko sila eh. Jake, ano ba? Nakakaloka rin ang bunga nga ng lalaking ito, ha? Napakabastos! Walang modo! Bastos? Ako? Sino kaya sa atin ng hipo? Sige nga. Abad, hoy! Kailan ko ginawa yon, ha? Jake, pumasok ka na nga sa loob. Teka, hindi pa ako tapos, Erin. Sa loob. Kinakausap ko pa yung magaling mami, na landlord na yun eh. James, pasensya na po talaga. Puntahan ko po kayo mamaya. Pasok na sabi! Bakit mo ko pinapasok? I was talking to our amazing and kind landlord. Jake, ano bang problema mo? Anong nangyayari sa'yo? Bakit pagalit na galit ka? May nangyari ba sa'yo sa trabaho? May nagawa ba ako? Huwag mong sabihin dahil sa lintik na sardinas kaya ka nagkakaganyan. Ewan, Erin? Ewan ko? Jake, anong problema? Sabihin mo sa akin. Para maayos natin to, gawa natin ang paraan. Basta sabihin mo lang. Jake, magsalita ako. Sabihin mo sa akin anong problema. Please. Jake, magsalita ka. Wala na akong trabaho, Erin. Wala ka ng trabaho? Paano wala ka ng trabaho? Yun na yun. Wala na akong trabaho. Oo nga, pero bakit? Paano? Bakit ka nawala ng trabaho? Nasisante ka? Imposibleng mag-resign ka, kaya malamang nasisante ka. Tama ako, no? Pinaalis ka, no? Oo na, nasisante na. Anong ginawa mo? Bakit? Wala akong ginawa. Napag-initan lang ako ng mga inggit sa akin. Napag-initan? Nino? Pwede ba, Erin? Tama na yung mga tanong-tanong. Basta nasisante ako, tapos. Jake, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Bigyan mo ako ng explanation kasi ang laking perang mawawala sa atin kapag nawalan ka ng trabaho. Ah, so ang iniisip mo yung perang mawawala. Hindi mo iniisip kung anong ginawa nila sa akin. Jake naman, kaya nga tinatanong kita eh, ano ba talagang nangyari? Paano ako makikisimpatya sa'yo kung hindi ko naman alam kung anong tunay na nangyari? Pinag-initan nga ako ng mga inggitero. Nagsumbong na kung ano na sa HR na wala namang katuturan. Kasi puro daw ako late, nagyoyosi sa maling lugar, hindi daw naglilinis ng mga ginamit sa pantry, natutulog daw sa oras ng trabaho, at ito nakakatawa, the best talaga, nagnanakaw pa daw ako ng gamit sa office. Ang galing, di ba? Ibang klase. At ito nakakatawa. Itong tatanga-tangang HR, naniwala naman. Iniimbestigahan daw ako pero pusta tropa lang yung nagsulsul sa kanya, mga hayop sila eh. Baka naman kasi. Ano? Anong baka naman kasi? Baka naman kasi may kasalanan ka rin talaga. Ha? Ano? Aminin na natin, Jake. May pagkamayabang ka, kaya baka... Oh, come on, Erin. Seriously? Pati ikaw? Pati ikaw, masama na rin ang tingin sa akin? No, Jake, hindi sa ganun. Salamat, ha? Salamat. Jake. Napakagaling mong girlfriend. Makinig ka muna. Alam mo, maaasahan ka talaga kahit kailan. Jake naman. Salamat sa pagkampi sa akin, ha? You the best. Jake, saan ka pupunta? I don't know. Mahirap na magsalita, eh. Baka mamaya isipin mo, mayabang ako. So aalis muna ako, ha? I'ma do a couple of mayabang things. Jake naman! Jake! Popoy at Bea, nawalan nga ng trabaho si Jake. Nawalan na rin siya ng pang-ambag sa tuition niya. Ang masama pa nito, graduating na sana kami that year. Ang kaso mukhang mapupurnada pa si Jake. Totoo naman kasi, Popoy at Bea, hindi malabong marami ang mainis kay Jake. Lalo na kapag ka hindi siya kilalan talaga. Kasi mayabang talaga si Jake, maere, mataas ang tingin sa sarili, papunta na nga sa overly confident kung tawagin. At nakatikim na kasi siya ng mga mamahaling bagay sa mundo, kaya medyo spoiled kung umasta. Medyo hirap din siyang tumanggap ng sarili niyang pagkakamali, kasi siguro lumaki siya na may tatay na strikto at talagang pupunahin ang lahat ng pagkakamali mo.
Opo, at Bea, yun ang unang beses na nag-away kami ng matinti ni Jake. Una, pero definitely not the last. Actually, it was just the beginning. Alam niyo naman ang nagagawa ng pera. Binabago ka nito kapag ka sobrang dami. At lalo na nga kapag ka walang wala. Simula kasi nang nawalan ng trabaho si Jake, inevitable na matigil siya sa pag-aaral. And Jake did not take it well. Nawalan siya ng gana sa buhay, natutong uminom at manigarilyo. Aalis siya sa umaga, hindi ko alam kung saan pumupunta. Maghahanap daw ng trabaho, pero darating sa gabi ng lasing na lasing. At dahil wala siya sa wisyo, ay madalas sa akin niya na ibubunto ng mga frustrations niya. Nagagalit si Jake sa akin over simple things. Talagang sinasadya niyang gumawa ng away for the sake na may maaway lang siya. Inunawa ko naman itong si Jake, syempre, Popoy at Bea. Hinabaan ko ang pasensya ko kahit sobrang nakaka-stress ang mga pinaggagawa niya. I tried to be there for him the best that I can. Dahil masakit din sa akin na makita ang downfall ng taong pinakamamahal ko. So, bale, baka pwede nating iurong na lang yung group activities for next week. Oo, napaprint ko na, nakabookbind na rin. Ito nga nire-review ko eh. Kasi baka mamaya meron tayong typo error or what. Sige, titingnan ko. Leslie, tawagan na lang kita mamaya ha. May gagawin lang ako. Thank you ah. Sige, bye. Bakit ngayon ka lang? San ka na naman nagpunta? Nawala. Dyan lang. Napasa mo ba yung mga pinapapasa ko sa yung resume? Oh, yeah, I did forget about it. Jake naman? Oh, magnanag ka na naman. Magnanag? Teka. Teka, nakainom ka ba? Uminom na ng konti. Ng konti? Pero ngayon pa lang ako, like, iinom. Tada! Ano yan? Beer. Di ba obvious? But wait, there's more. Take a look at this. Tequila? Saan mo nakuha yan? Mahal yan ah. May pera ka, Jake? Siyempre wala. Paano ko nakuha? Eh well, wala naman tayong pera but we have friends na meron. Meron at marami. Huwag mo sabihin iinom ka nga. As in ngayon na, dito sa bahay natin. O yan ang gusto mo. Sa labas ako, sa kanto. Masalamat ka nga dito lang ako sa bahay. Kung may pera ako, malamang doon ako sa bar, kaso wala eh. Kaya para-paraan na lang. You know what? Why don't you join me? Have a seat. May chips din ako dito eh. Jake, mag-aaral ako. Final exams week na namin. Hindi ako pwedeng magiinom. Okay. Sana all, diba? Sana all nag-i-exam. Jake, hindi ba pwedeng bukas na lang yan o kaya next week? Ha? Huh? Mag-aaral ako eh. Paano ako mag-aaral kung umiinom ka? Ano mo kinalaman ng pag-aaral mo sa pag-inom ko? Ano, distraction? Parang ganun. Maliit lang itong tinitirhan natin. Wow, ha? Erin. Andito yung lamesa natin, di ba? Nandito ako. Meron pa tayong kama banda dun. Pwede ka namang dun ko sa kama mag-aral. Magkalayo pa rin naman yun kahit konti, di ba? O kung gusto mo pala tayo, ako sa kama, ikaw dito sa lamesa. Ikaw mag-decide. Basta importante, mag-aral ka, pero iinom ako. Kasi saan ito nakuha kong alak, bawal tumanggi sa grasya. Jake naman! Promise, hindi ako mag-iingay, hindi ako manggugulo. Babe lang ako dito. Dito lang ako. Just me and my beer.
And all the roads we have to walk are winding, and all the lies that lead us there are blinding. Jake! sorry. And all the words we have, the world are winding, and all the lies that lead us there are blinding. Jake naman, nag-aaral ako. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Jake, ano ba? Nang-aasar ka ba? And after all, Jake naman eh! You're a wonderwall. Tama na, Mother. Tama na yan. Pero ano yung bote ko? Lasing ka na. Sinabi ko na nga sa'yo nag-aaral ako, di ba? Pero anong ginagawa mo? Ginugulo mo ako. Di kita ginugulo, ha? Kumakanta lang ako dito. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo, Jake, ha? Oh, ano naman yan? Nananadya ka eh. Sinasadya mo lahat ng mga pinagagawa mo. Hindi lang ngayon, kahit noong mga nakaraan pa, palagi kang gumagawa ng kung ano-anong nakakasira ng concentration ko. Palagi mong ginugulo yung pag-aaral ko. Umamin ka nga. Gusto mo rin ba akong matulad sa'yo na natigil sa pag-aaral? Excuse me? Totoo, no? Sinasabotahe mo ako, nagbabakasakali kang masira yung pag-aaral ko. What the hell? Kasi hindi mo matanggap na gagraduate na ako samantalang ikaw hindi pa. O baka nga hindi na. Pero na yun sa'yo si mga lalabas sa bibig mo, ha? Totoo, no? Kala mo hindi ko napapansin yung ginagawa mong kalokohan? Ginugulo mo yung pag-aaral ko. Gusto mo akong madamay sa mga nangyayari sa'yo. Gusto mo akong hilahin pababa. Erin! Naiingit ka sa akin. Hindi mo maatim na napag-iiwanan na kita. Manahimik ka! Hindi kayang tanggapin ang ego mo na for the first time in your life, your girlfriend is doing better than you. I am doing better than you. Ikaw, doing better than me? Kailan ngayon? Saan banda dyan? Diyan sa pag-aaral-aralan mo yan? Alin dyan? Anong ginagawa mo? Alin dyan? Ituro mo sa banda ko. Saan banda ka doing better than me? Ito mga libron to? Ito mga notebook na to? Jake! Jake, akin na yan. Huwag mong pakilaman yung gamit ko. Wala dyan? Jake, anong gagawin mo? Jake, itigil mo yan. Jake, wag! Jake, tama na! Jake, gamit ko yan! Jake! Nasaan na yan? Yung tinitingnan mo kanina. Jake, tama na! Ah, yun! Jake, wag yan! Jake, wag yan! Project namin yan, Jake, please! Jake, itigil mo yan! Bitaw mo! Bitaw mo ko sabi! Ha? Jake! Wag yan, please! Pinaghirapan namin yan! Jake! Huwag mo akong pipigilan. Huwag mo akong pipigilan. Sisirahin ko lahat ng gamit mo. Sinasabi ko sa'yo. Oh no. Asa yung sinasabi mo doing better than me? Nasaan? Sumusobra ka na. Ayoko na. Oh no. Anong ginagawa mo? Alis ka. O sige, ayos. Tingnan natin kung may mapupuntahan ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadali ng doing better than me na yan. Sige lang, Erin. Alis! Alis! Erin. Kuya.
Si Jake, kanina pa tawag ng tawag. As in, walang tigil. Kausapin mo na kaya. Ayoko, kuya. Mabilis lang. Kausapin mo lang ng mabilis para tumigil na. Hindi pwedeng magdamag tumawag yan sa akin. Pati sa ate mo, naistorbo na. Oh. Patayin mo na lang yung phone mo. Eh, hindi naman pwede kasi ginagamit ko yun sa trabaho. Malulobot yung phone ko na wala sa oras kakatawag ni Jake. Kaya please lang, kausapin mo na kahit mabilis. Sabihin mo sa susunod na araw na lang kayo mag-usap. Please, Erin. Para makatulog na tayong lahat. Gaalastras na ng madaling araw. O ayan, tumatawag na naman. Akin na. Hello? Erin? Erin, nasan ka? Ha? Umuwi ka na, Erin. No, I'm sorry. I'm sorry talaga. Umuwi ka na, please. I'm sorry. Lasing lang ako. Wala ako sa sarili. Babe, sorry na. Umuwi ka na. Ha? Sorry, ayusin natin to. Hindi ko sinasadya, babe. Saka na ba? Andiyan ka ba kila Kuya Bok? Kila Kuya Bok, di ba? Anong address niyan? Sa South yan, di ba? Message mo ko yung address. Susunduin kita, babe. Please. Magsalita ka naman, oh. Babe. Babe, please. Ayoko na, Jake. Ayoko na. Erin, Erin, huwag naman ganyan, babe. Please, last na to, promise. Ayusin ko na lahat, please. Huwag naman ako Ayoko na. Erin, utang na loob naman. Pagod na ako, Jake. Erin naman, oy. Ayawan agad. Hindi ba pwedeng patawarin mo muna ako? Bigyan mo muna ako ng chance. Second chance? Sige na, third, fourth, whatever. Dapat anli yan kasi mahal mo ako, di ba? Kung mahal mo ako, hindi ka susuko. Hindi mo naman ako susukuan, Erin. Alam mo naman may pinagdadaanan ako eh. Talaga bang iiwanan mo ko ng ganito lang? Porque wala akong silbi, iwan mo ko. Ano ba naman klase yan, Erin? Jake, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Kasi sa mga oras na to, hindi na kita mahal, Jake. Hindi na kita mahal. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Kuya Bea, umalis ako sa amin at nagpunta ako sa bahay ni Kuya. Buti na lang at mabait ang girlfriend niya at ang pamilya niya kaya pinayagan nila akong tumuloy muna sa kanila. Kasi hindi ko na talaga kinaya, Kuya Bea. Sinira ni Jake yung mga libro ko, yung mga notes ko, at higit sa lahat yung project namin na ipapasa na dapat kinabukasan. Buti na lang at may soft copy kami. Kaya nakapagpa-print pa kami ng isa pang kopya para maipasa. Pero yung ibang libro ko at mga notes, wala na. Hindi na naisalba. Kinailangan kong bumili ulit ng mga bago at mangopya ng mga notes sa iba ko pa mga kaklase. Sobrang hassle kasi finals week namin yun. And I was not in my best shape mentally and emotionally. Sobrang ngarag ako sa paghahabol ng aral, pero iniisip ko rin si Jake. My mind was so chaotic to the point na naiiyak na lang ako bigla. Pero hindi ko alam kung ano o sino ang una kong iniiyakan. Pero nakapag-desisyon na ako, Popoy and Bea. That was the last time na kinausap ko si Jake.
Kinausap ko na lang din yung landlord tungkol sa nangyari at talagang pinabayaan ko na si Jake. Binitawan ko na ang lahat sa amin. Kasabay kasi ng sakit ay yung galit, Popoy at Beye. Galit sa lahat ng mga pinaggagawa niya. I was just so tired. At dalawa lang ang choice na meron ako that time. It's either I try to save our relationship or I try to save myself. At sa choices na yun, Popoy at Beye, mas pinili kong sumugal sa sarili ko kesa doon sa kasama si Jake. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Last goodbye. Popoy at Beye, sa awa ng Diyos ay nakapasa nga ako sa mga exams at maayos na nakagraduate. Pero sa totoo lang, hindi ko masyadong na-enjoy yung accomplishment na nagawa ko. Kasi sobrang stress talaga yung inabot ko para lang marating yun. Kaya sa totoo lang, yung pahinga talaga ang ninamnam ko. Yung nakahinga ako kahit papaano kasi nabawasan yung bigat na pinapasan ko. Isa pa, I kept on thinking about Jake. Eventually kasi ay humupa rin naman yung galit ko. Andun pa rin yung sama ng loob but somehow may panghinayang na nararamdaman ako. Nangihinayang ako kasi siya sana yung kasama ko eh. Sabay sana kaming gagraduate. May matino kaming plano but unfortunately we failed sa execution part. Pero payo ng kuya ko at ng mga friends ko, hayaan ko na raw. Mag-move on na lamang daw ako. Nakalaya na ako mula kay Jake. Huwag ko na raw balikan o silipin pa yung nakaraan. Kasi baka mamaya nga ay mahila daw ako ni Jake pabalik sa kanya. Kasi hindi pa rin magaganda ang mga nababalitaan ko tungkol sa mga pinaggagawa ni Jake. Kumbaga, nothing changed. Kaya sinunod ko ang payo nila, Popoy at Beye. I moved on and I never looked back. Pagkatapos ng konting bakasyon after graduation ay naghanap na nga ako ng trabaho. Medyo inabot pa ng ilang buwan ang job hunting pero I landed a really good one. Sa isang malaking kumpanya na may magagandang benefits, mababait na mga katrabaho, at very inspiring na mga superior. I also found a new place. Kahati ko si Franz, classmate at very close friend ko nung college. Feeling ko lahat ng hirap ko ay pinalitan ni Lord ng reward. At hindi lang sa career ha, kundi pati na rin sa love life. Okay, so tapos ko na yung pang first quarter. Piprint ko na lang. Hi, Erin. Good morning. Carl, hello. Nag-breakfast ka na? Breakfast? Oo naman. Lunch? 10 a.m. pa lang, Carl. I mean, lunch. Saan ka magla-lunch? Sa pantry namin. Ayaw mo sa iba? Ha? Sa pantry ng ibang department? Carl, bakit ka nandito sa office namin? Anong concern mo? Meron ka bang inquiry, isusumbong, or what? Concern ko is ikaw. Inquiry ko is baka pwedeng sabay tayo mag-lunch. Kasi baka lang hindi ka pa aware. Nakakalimang next time ka na sa akin. So baka naman itong pang-anim na yaya ko sa'yo, mapagbigyan mo na ako. Lunch lang naman, Erin eh. Kahit isang beses lang, for this week at least. Sige na, kahit sa pantry nyo. Sa pantry namin, kahit sa cafeteria. O kahit sa labas sa kung anong gusto mo. Just please. Pagbigyan mo lang ako, it would be my honor na makasabay kang kumain. Alam mo, Carl, paano ako papayag sa gusto mo, hinihiritan mo ako ng mga ganyan. Parang nakakahiya tuloy. Ha? Ikaw naman kasi, Erin, eh.
Hindi ko naman alam kung paano pa ako poporma. Tinry ko na yung kaswal, waipik. Yung medyo pa sweet, lalong ayaw mo. Eh kaya ito na ako. Nasa sukdulan na ako ng pag-aaya ko sa'yo. Eh, hindi ko na alam yung sasabihin ko eh. Malapit na akong lumuhod sa harapan mo. At yan ang wag na wag mong gagawin. Eh kaya nga pumayag ka na. Kasi naubusan na ako ng balay. Hindi ko alam kung halata pero desperado na rin ako, Erin eh. Ganun ako ka-eager na makasama ka. Ganito. Yes? Hindi kita masasabayan sa lunch kasi may mga babasahin pa akong reports habang kumakain. Tapos may meeting kami after lunch. Okay. Kapag maaga na tapos yung meeting namin, baka pwede tayong, pwede kitang sabayan magmerienda. Merienda? Game! Game ako dyan. Anong oras? I mean, sige, kahit anong oras pa yan. Message mo lang ako ha. Kahit anong oras pa yan, aakit ako dito. Okay? Okay. Sinabi mo yan ha. Wala nang bawian. Este, pwede mong bawiin. Ha? Karapatan mo yun, oh, pero huwag naman sana. Okay? Okay. Sige, bababa na ako ha. Text na lang ha. Okay. Grabe, ayoko na. Ang sakit na ng tiyan ko. Baka mamaya masuka pa ako ng wala sa oras. Itigil mo na kasi yung pagpapatawa mo. Parang timang to. Bakit kasalanan ko pa talaga? Malay ko bang bentang-benta ako sa'yo? Wisit ka talaga. Kung alam ko lang na ganito kaya, di sana. Di sana ano? Hindi ka na sana sumama. Nagsisisi ka ba? Hala, mag-isip ka talaga? Seryoso bang nagsisisi ka? Hindi, Carl. Hindi ako nagsisisi. Sure ka, ha? Ayoko naman piliting kang gawin yung isang bagay na ayaw mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako yung tipo ng taong pipilitin ng sariling gawin ng isang bagay na hindi ko kaya. Anong ibig mo sabihin? Wala. Ang sabi ko, halika na. Usapan natin merienda lang. Pero tingnan mo yung oras. Alas 7 na, oh. Ha? Alas 7 na? Sakto pala, eh. Tara, dinner na tayo. Ay, hindi. Kailangan ko nang umuwi. Nag-iintay sa akin yung roommate ko. Sabi ko, sabay kaming magde-dinner. Eh di, sama na lang natin yung roommate mo. Kahit tayong tatlo. Sige na, please, Erin. Ngayon mo lang ako napagbigyan eh. Kaya lulubusin ko na. Malay ko ba kung kailan mo ako papansinin ulit, di ba? Carl, huwag kang mag-alala. Hindi ako kabuting susulpot at mawawala. Magkaibigan na tayo, no? Pwedeng-pwede naman tayong lumabas sa mga susunod. Magkaibigan. So, paano? Mauna na ako, Carl? Ha? Halika, ihatid na kita. Ano kung wag na? Ha? Gabi na eh. Delikado, tara na. Wag na nga, kaya ko na. Kita-kits na lang bukas sa office. Erin, teka. Carl, kaya ko na, okay? Sige na, una na ako. Teka, Erin. Goodbye, Carl. Goodbye. Date ka. Sira, hindi date yun. Para sa'yo, pero hindi para kay Carl. So, kamusta? Ano nangyari? San kayo kumain? Ano napagkwentuhan nyo? Masaya ba? Awkward or sucks naman? Okay naman. Okay naman? Eh, ba't parang hindi ka masaya? Eh, kanina lang pa na yung text mo sa akin na kinikilig ka kay Carl. So, ano ba talaga nangyari? Eh, oo nga. Okay si Carl. Okay na okay. He's very gentleman, very madaldal. Hindi ko na kailangan mag-isip ng topic kasi hindi rin siya nauubusan ng kwento. Tapos, he's very attentive. Walang tulala moments. Basta iba. I really felt good. Really good. Pagkasama siya. Okay. Eh bakit parang hindi ka naman masaya? Ang gaganda ng mga sinabi mo pero hindi nagta-translate dun sa expression ng mukha mo. Anong problema? Hinatid ka ba niya? Gusto niya pero hindi ako pumayag. Alah!
pumayag, ihahatid ka lang naman. Girl, okay ka lang? O sadyang kinakalawang na yung pakikipaglandian skills mo? Hindi ko rin alam eh. Eh, what's wrong ba? May something eh. Parang meron kang, I don't know, parang meron kang reservation. Parang meron kang inhibitions. Charet! Hindi, narinig ko lang sa TV yun kanina. Pero, eto, seryoso Erin ah. May issue ka ba? Kay Carl ba yan? Franz? Oh. May balita ka ba kay Jake? Oh. My God. Hindi. It's not what you're thinking. Wala akong anything romantic pa para kay Jake. It's just that... Ewan ko ba? Hindi ko ma-explain. Pero... Dapat ba? Dapat bang ginawa ko na yung ganito? Yung ganito? Yung pakikipag-date. Yung pakikipag-getting to know each other. Oo naman! Timang ka ba? Hello! More than a year na kayong hiwalay ni Jake. Super tagal na. Karapatan mong gawin yan, no, as a single and lovable woman. May nag-iisip mo, girl? Parang magkinalaman ni Jake kay Carl? Eh, feeling ko wala pa kaming closure ni Jake eh. Ay, girl, yung huling pag-uusap nyo, yun na yung closure. Yung tagal nyong hindi pagkikita, yun na yung closure. Eh, ano pa bang kailangan mo para masabi mong 100% na kayong tapos ni Jake? Eh, sa'yo na rin ang galing, diba? Wala ka ng feelings for him. That alone is also a closure. Ano pati? Ilang padlock pa kailangan mo para masabi mong close na yung chapter nyo ni Jake? Eh, friends, parang ang dami-dami ko pang hindi nasabi. Gaya ng? Basta madami. Gaya ng I'm sorry. Sorry for what? Eh, siya dapat yung mag-sorry sa'yo, no? Hindi mo rin magigets kahit sabihin ko sa'yo. Wow, minamaliit mo naman ako as your BFF. Alam ko na yan, Erin. Gusto mong alamin kung kumusta na siya kasi somehow nagigilty ka. Ano, tama ako, no? Nagigilty ka kasi baka mamaya, ikaw, lumalove life na, tapos yung Jake, baka hindi pa. So, gusto mo siguro makasiguro na pwede na, may go signal na may karapatan ka na talagang maging masaya. Tama ako? O tama ako? Tama ako. Period. Friends, pwede mo ba akong tulungan? Oh, ano naman yan? Hanapin mo si naman Jake. Si Jake. Nako, girl. Wag na ganyan. Please, friends. Sige. Hahanapin ko pero sa internet lang, ha? Wag mo akong gagawing investigador na babiyahe pa at magre-research. Hindi. Siyempre hindi. Sa social media lang. Alamin mo lang kung kumusta siya, ano nang ginagawa niya. Basta kung ano lang yung abot ng makakaya mo, please? Eh, ano pa nga ba? Oo na, sige na, I'll do my best. Pero Erin, gagawin ko to alang-alang sa love story niyo ni Carl, ha? Para magtigil na yung mga kadramahan mo dyan. Gets? Oo, gets ko. Ako na bahala kay Jake. In the meantime, i-entertain mo na si Carl, please. Huwag mo nang antayin yung investigative report ko. Tumatakbo ang oras. Tumatakbo ang buhay. Huwag mo na antayin yung permisong maging masaya. Kasi sa'yo manggagaling yun. Sa'yo, hindi sa ibang tao. Popoy at Bea, tama yung kaibigan kong si Franz. I do have a lot of inhibitions. Tambak ako ng guilt. Guilty ako kasi aminado akong iniwan ko si Jay because I was just thinking of myself. I wanted to save myself. Kasi hindi ba kung talaga mahal mo ang isang tao, hindi mo siya iiwan ng ganun-ganun lang. Jake was going through something. I should have been there for him. I should have been more patient. I should have forgiven him. I should have stayed and helped him get through everything. But I did not. Ako yung nanginganyo sa kanya na magsama sa isang bahay, pero ako rin ang nang-iwan sa kanya doon mismo sa bahay na yun. Kasi nagpanik ako. Natakot ako na baka matulad ako kay Jake
na baka matigil ang pag-aaral ko at unti-unting masira ang buhay. Natakot akong mahila niya pababa. Kaya I prioritized saving myself. Popoy at Bea, friends found Jake. Sa social media at least. At ang laki ng pinagbago niya. He lost weight but gained tattoos. Limited lang yung impormasyong nakuha ni Franz pero sa pakikipag-chismisan niya sa mga common friends here and there, nalaman ni Franz na waiter si Jake sa isang resto bar. Hindi na talaga siya nakapagtapos ng pag-aaral. Party boy at ibang crowd na ang kasama niya. Malayo sa mga kaibigan namin noong kami pa. Looking at the photos, I would say Jake changed for the worse. At dahil nga doon, ay wala akong ginawa. Yung tapang na inipon ko para i-comfort yung past ko ay natunaw. Akala ko kaya ko na pero hindi pa pala. Hanggang sa lumipas ang 2 taon, cargo ko pa rin yung nakaraan ko. I really wanted to talk to Jake pero wala talaga akong maipon na lakas ng loob. Alam kong one day kailangan ko ring harapin ang takot ko pero hindi ko lang alam kung kailan yung one day na yun. So pagtapos ng dinner celebration na to, tutuloy na kayo out of town. Oo kuya, weekend staycation lang naman para lang na-celebrate namin yung engagement namin. Lululululululu! Kilig na kilig ko! Bakit ikaw hindi ka kinikilig? Kinikilig siyempre! Sa bagay, hindi na uso ngayon yung engagement party na bongga. Yun nga sana yung gusto ko kuya eh, kaso ayaw ni Erin. Sabi ko, i-invite niya lahat ng friends niya. Bakit pa? Para gumastos? Wag na, sa wedding na lang. Kuripot ka lang talaga sa sarili mo, be. Pero wow, in fairness sa luto mo, Erin, ha? Nag-improve ng mga 10%. Oo, ay kuya, I beg to disagree. Confident ako sa luto ko, no? Franz approved yan. At lalong Carl approved. Oo nga, kuya, masarap magluto si Erin. Kaya nga napaluhod ako at napa-will you marry me. Nako, Carl, kung luto lang ni Erin yung dahilan kaya mo siya niyayo magpakasal, baka hindi kayo magtagal. Alam mo, ikaw kuya, pahamak din yung bibig mo minsan. Alam mo yon? Baka mamaya magbago isip nitong si Carl sa akin eh. Love, umamin ka. Sure ka na ba sa akin? Like 100%? Love, sure na sure na. Basta wag ka lang magbibake. Hoy! Uy, bakit, bakit? Anong meron? Ay nako, kuya. Nagtry ang si Erin, nagbake ng cake 2 beses na. Wala, palyado. Nung una, sobrang tamis. Yung pangalawa, lagas-lagas. Ewan ko dyan. Kaya love, magluto ka lang na magluto. Pero sagot ko na yung mga pastries, ha? Bibili na lang tayo kapag gusto mo. Oo na! Pero eto, seryoso ha. Congratulations sa inyong dalawa. Cheers tayo dyan! Cheers! Kahit orange juice lang to. Sabi ko sa'yo, Erin, dapat bumili tayo ng champagne eh. Congrats sa engagement nyo ha. Eto walang halong biro, Carl ha. Pero panatag ako na ikaw yung makakatuluyan nitong kapatid ko. Alam mo naman yung mga pinagdaanan namin, di ba? Alam mo din na medyo abno yung pamilya namin. Pero salamat at tinanggap mo tong kapatid ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Sana ipagpatuloy mo yan. Basta, habaan mo lang yung pasensya mo. Siya lang ba? Well, syempre kayong dalawa. Magpasensyahan kayo at kapag may problema kayo, ako sana yung isa sa mga una niyong lalapitan, okay? Pero Carl, hindi ko pa pinagkakatiwala sa iyong kapatid ko, ha? Medyo pa lang. Kalahati pa lang. Sa kasal niya na yung kalahati pa. Oo naman, kuya. Gets natin yan. Oh, cheers! Cheers! Cheers!
Love water. Uy, thank you. Okay ka lang? Hindi ka ba inaantok? Kaya mo mag-drive hanggang sa resort? Oo naman. Kayang-kaya. Sabi ko naman sa'yo eh. Sana sa hotel sa Manila na lang tayo nag-staycation. Okay lang, love. Sabi mo kasi gusto mo mag-beach. Eh, kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad yung mga gusto mo. Ayan ah. Gaganyan-ganyan ka ngayon, pero pag tayo kasal na at wala kang paandar na ganyan, ako, manda ka talaga. Sus ako pa ba? Aba, dapat lang. Oh, ba't parang natahimik ka bigla? Alam mo, ikaw palagi kang ganyan. Hmm? Alin? Tatawa ka, tapos bigla ka nalang matutulala. Oh, eh, normal naman tumigil sa pagtawa. Hello? Hindi, iba yung sayo eh. Yung sayo kasi tatawa ka, diba? O kaya galing ka sa ngiti. Tapos mag-fade yung tawa mo. Tapos parang lilipad yung isip mo. Ewan. Hindi ko na ma-explain yung eksakto pero yung pagkatulala mo eh, hindi blanco. Yung pagkatulala mo is dahil lumipad sa kung saan yung isip mo eh. Alam mo, ikaw nakakatakot din yung pagiging observant mo, no? Pero huwag kang palaging ganyan, love, ha? Baka mamaya niyan, kahit wala akong ginagawa, ibigyan mo ng meaning yung mga subtle movements ko. Uy, hindi, ha? Pero aminin mo, tama ako, no? May mga iniisip ka pa rin. Tungkol saan ba yan? Sa trabaho? Sa future natin? About ba yan sa family ng tatay mo? Baka mamaya, nagdadalawang isip ka sa atin. Babe, sabihin mo na. Pag-usapan na natin habang maaga pa. Sabi ko naman sa iyo dati, di ba, nung nag-uumpisa pa lang tayo, maging honest lang tayo sa isa't isa, maging open. Yun lang yung magpapatagal sa relasyon natin. I know. Naaalala ko yan. O kaya nga, magsabi ka na kagad sa akin kapag may bumabagabag sa'yo. Lalim nun ah. Dapat ba akong kabahan? Ako nga dapat kabahan eh. Kasi baka mamaya, magalit ka sa sasabihin ko. Ano ba yun? Nakabahan na ako ah. Huwag kang mag-alala, wala pong kinalaman sa cheating. Buti nilinaw mo agad. Kala ko may aminin ka eh. Meron nga. Well, hindi naman siya confession. Pero siguro more on magpapaalam ako. Magpapaalam? Remember yung kwento ko about sa ex ko, si Jake? Yeah, what about it? Alam mo naman yung buong story, diba? I've been very honest with you about everything since day one. Sure and proud akong sabihin yon. I know, love. I know. So, alam mo naman na I still have this burden, this guilt inside me na kailangan kong i-address. Na-share ko na yun sa'yo, di ba? Oo, tanda ko lahat ng kinukwento mo. At sana natatandaan mo na yung mga sinabi ko na hindi mo na kailangan ng permiso from anyone to be happy. Oo naman. Alam ko naman yun, pero meron kasing bigat sa loob ko na parang feeling ko mawawala kapag hinarap ko siya. Hinarap ko yung past ko. Hinarap ko si Jake. So you're saying na gusto mong makita at makausap yung ex mo? Well, gusto oo, pero more like humihingi ako sa'yo ng permiso. Baka pwede mo akong payagan na makipag-usap sa ex ko. Siyempre, priority ko yung feelings mo more than anything. Ayokong maramdaman mo na baka mamaya hindi pa ako nakaka-move on sa ex ko. You know, it's nothing like that. I know. Sa totoo lang, okay lang sa akin kausapin mo yung ex mo. Pag-usapan nyo yung dapat yung pag-usapan. Do whatever it is you need to do para gumaan yung pakiramdam mo. Eh, secured naman ako sa relationship natin eh, since I trust you. Pero sana, kahit anuman ang kalabasan ng pag-uusap nyo, sana hindi yun ang magpapabago ng takbo ng isip mo about yourself at lalong-lalo na tungkol sa atin. Oo naman, alam ko yon. Don't let your past dictate your present, Erin. I know, love. Alam ko yon. Pero kaya mo bang i-apply? You know what? Tama rin na mag-usap na kayo para finally, ma-occupy ko na ng buo yung isip mo para wala na akong kahati. Hindi naman sa ganun yun. Huwag ka mag-alala, love. Hindi ako threatened sa ex mo. Kung meron man akong kinatatakutan, hindi si Jake yun, kundi ikaw mismo. Ikaw ang may hawak ng alas eh. Kaya sige, you have my blessing to go and talk to your ex. At sana pagbalik mo sa akin,
Makita ko na yung ngiti o yung tawa mo na buong buo at hindi nag-aalinlangan, okay? Okay. Pero syempre, huwag ngayon. Pagplanuan mo yan next week, ha? Akin tong weekend na to. Engagement celebration natin to eh. Pagkakataon kong ipakita sa'yo na you can be very, very happy with me. I am happy with you, no? Kahit wala tong mga bakasyon-bakasyon na ganito. Eh, hindi lang to tungkol sa material happiness, Erin. I'm talking about genuine happiness. The real happiness. Yung happiness na may kalakip na contentment. Popoy at Bea, after Jake, God blessed me with a really good partner in Carl. Sobrang magkaibang magkaiba sina Carl at si Jake. First of all, Carl was very down to earth. Sobrang bait, mapagbigay, mahaba ang pasensya, at marespeto. As in, napaka-generous na tao rin. He would give and share everything to me. Hindi siya natatakot na mawalan, hindi katulad ko. Hindi nga, minsan nga, nagdududa na ako eh. Na baka mamaya, pinapasaya lang ako ni Lord tapos biglang babawian later on. Karma, kumbaga. Ang kaso po, Poet Bea, Carl has a way to make me feel as if I deserve the whole world. Ayokong sabihing patay na patay siya sa akin, pero he has a big heart. A kind and selfless heart. Kaya naisip ko na Carl deserves the best of me. He deserves the best from me. Hindi yung Erin na may insecurities pa, na may dinadala pang burden from the past, na half-hearted sa pagbibigay ng pagmamahal kay Carl. Ang dali kasing sabihing palayain mo na ang sarili mo, move on, let go of the past, forget about everything, tama na yung closure at kung ano-ano pa. Dali lang sabihin yun. Easier said than done. But in real life, it's not that easy. Lalo na sa mga katulad kong malakas makonsensya. Mahirap mag-let go, lalo na pag alam mong meron kang hindi magandang ginawa. Kaya pasensya na, pero I'm that type of a person na hindi mapapanatag kapag alam kong meron pa akong unfinished business. Oh girl, ayan na inaantay mong reply, game daw. Nag-reply na si Jake? Oo nga. Patingin? Oh ayan o. Oo nga no. Ay. Naku, buti na lang talaga very understanding yung si Carl. Kung ako, tas yung jowa ko may ganyan, aba, ako na mismo ang haharap sa ex niya. War freak ka kasi. Ay talaga! Anyway, akin na nga yung phone ko, huwag mo nang titigan. Walang magbabago dyan. So, bukas daw, 3 p.m, ikaw na daw magbigay ng location kung saan. Saan nga ba? Saan ba dapat nag-uusap pang... Ang mag-ex? Eh malamang sa mataong lugar. Sa matao? I mean, sa isang public place. Puntahan ko na lang kaya siya sa... Huwag sa bahay nila. O kung saan man siya tumutuloy. At lalang huwag mong papupuntahin dito, no? Siyempre, walang laglaga ng address. Eh saan? Ayoko naman sa matao as in mataong lugar. Paano pag... Paano pag nag-iyakan kayo? Hindi kami mag-iiyakan, pero for sure ako iiyak ako at ayoko namang pagtinginan ako ng mga tao, no? Alam mo, medyo downtime pa naman yung 3 p.m. eh, lalo na weekday. How about dun sa garden sa mall na malapit dito sa atin? Malawak yung garden-gardena na yun, di ba? Yung pinapalibutan ng restaurant tsaka coffee shop, tapos may fountain. Ah, oo, alam ko yun. O dun na lang, public place, pero hindi pa mataong lugar. Tapos ako, tatambay ako dun sa isa sa mga coffee shop doon. Antayin na lang kita para alam mo yun, just in case, wag naman sana, eh, hindi maganda yung maging takbo ng usapan nyo. Eh, nandun lang ako, okay? Tapos si Carl din ata sabi niya susunod siya, diba? Antayin ka rin niya para pagtapos yung mag-usap ni Jake, magdi-dinner kayo?
Oo, parang ganun na nga yung plano. Oh, yan pali. Eh, all set na. O matulog ka na lang na maaga para may energy ka bukas. Mahirap ng puyat. Baka matanga ka na lang pagkaharap mo na si Jake. Baka hindi mo pa masabi mga dapat mong sasabihin. Sayang yung pagkakataon. Isang beses lang dapat to. So ano, settled ka na? Oo, andito na ako sa coffee shop. Naka-order na rin ako and everything. Okay, sige, good. Girl, pwede huwag mo na akong alalahanin. Alam kong kinakabahan ka. Kaya kung ako sa'yo, pumirme ka lang. Relax, breathe in, breathe out. At tignan mo ang paligid mo, baka parating na si Jake. Okay, fine. Message mo lang ako pag may emergency ha, or kung kailangan mo ng rescue, okay? Okay. Good luck. Love you, Beshi. Mabu. Grabe, nilalamig ako. Grabe, nilalamig ako. Nanginginig pa yung kamay ko. Ay, kumalma ka nga, Erin. Si Jake lang yan. Si Jake lang yan. Ay, si Carl kaya asa na? I-text ko nga muna. Erin? Jake! Kanina ka pa? Sorry, late ako. Hindi. Halos kararating ko lang din. Upo ka, oh. Oh. Okay ka na dito? Ayaw mo ba sa coffee shop or restaurant? Tahimik dito, eh. Sa bagay. How are you? How are you, Jake? Grabe. Ang tagal ko nang gustong itanong sa'yo yun. Sakto lang. Sakto lang naman ako. Hindi naman ako sobrang saya, pero hindi rin naman sobrang lungkot. Gets mo? Oh, gets ko. Ikaw, kumusta ka? Honestly, ang haba ng panahon ko para paghandaan yung tanong mo na yan. Pero somehow nahihirapan pa rin akong sagutin. Hindi mo alam yung sasagot mo? Alam. O anong problema? Eh, hindi ko lang sure kung tama yung isasagot ko. Bakit pa tayo nandito, Erin? Bakit after all this time, ngayon lang tayo mag-uusap? Anong meron? Jake, nakipagkita ako sa'yo kasi I want to say sorry. Gusto kong mag-sorry sa lahat. Sa lahat ng mga nangyari. Sa pangiiwan mo sa akin? Ngayon lang. Ngayon ka lang nagsusorry pagkatapos ng lahat. Bakit? Ngayon ka lang inuusig ng konsensya mo? Hindi. Siyempre hindi. Matagal na akong nakukonsensya. So bakit nga ngayon lang? Dahil ikakasal ka na. Ha? Mabalitaan ko yun, ha? Congrats. Congrats. So dahil ikakasal ka na, saka mo naisip ayusin ko ano naman yung aayusin mo. Para pag humarap ka sa dambana, malinis ka, di ba? Malinis yung konsensya mo. Clean slate ka, ikaw nga. Iba rin. Magsasorry ka at your own convenience. So kung hindi ka pa pala ikakasal, wala. Wala kang paandar na ganito. Wala kang balak harapin yung mga kasalanan mo. Jake, galit ka ba sa akin? Yung totoo? Oo. Matagal na. Kasi iniwan mo ako, eh. Iniwan mo ako.
knowing na ikaw ang dahilan bakit nasira ang buhay ko. Ako? Ako? Sinisisi mo ko? Ba't? Hindi ba dapat? Sino ba nagyayahan na umalis ng masasayang tahanan natin para magsama sa isang bahay? AKA mag-live-in. Sino ba? Di ba ikaw? Nagmamakaawa ka pa nga sa akin na samahan kita, di ba? Ang kaso, nung nagkandaletse-letse na, sino unang nang iwan? Sino? Yung nag-aya. Yung namahamak. Sinamasama mo ako sa kalokohan mo, tapos nung hindi ko na ma-meet yung expectations mo, inabandon na mo ako. Iniwan mo ko, Erin. Iniwan mo ko. Hindi kita inabandon, ha? Iniwan mo ko nung panahong kailangan kita. Nung mga panahong wala ako sa sarili ko. I needed you, Erin. I needed you. Kaso ang problema, ikaw rin sa sarili mo. Wala kang kamali-mali na kailangan ko ng saklolo. Alam mo kung bakit? Kasi sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi totoo yan! Anong hindi? Eh, bakit ka umalis? Sige nga. Ano pa bang ibang dahilan? Umalis ka? Kasi ayaw mo nang harapin yung problema natin. Natakot ka na. Umurong na yung bahag mong buntot. Hindi! Iniwan kita kasi sinasaktan mo na ako. Sinaktan kita? Ha? Erin, kahit kailan hindi kita sinaktan. Hindi mo ako sinasaktan ng physical, pero sinasabotahe mo tayo. Sinasabotahe? Ano? Ikaw ang sumira sa atin. Wow. Paano ko haharapin yung problemang sinasabi mo kung ikaw mismo yung problema? Sige nga. Paano? Ang unfair mo eh. Sinisisi mo ako sa mga bagay na ikaw naman ang may gawa. Gaya nang? Sinong gumawa ng gulo sa trabaho mo that time? Ikaw, di ba? Sinong nakikipag-away sa ibang tao? Ikaw! Sinong araw-araw naglalasing? Ikaw! At aminin mo man o hindi, gusto mo kong idamay sa pagkabagsak mo. Muntik na masira yung future ko dahil sa'yo. Eh di inamin mo rin. Inamin mo rin how selfish you are. Kasi future mo lang ang iniisip mo, hindi mo inisip yung sa'kin. Oo, kasi ikaw naman may hawak nung sa'yo eh. Hindi naman ako. May sarili akong buhay, may mga pangarap ako, kaya oo, I'm sorry kung iniwan kita. Iniwan kita to save myself. Kasi I just had to do what it takes to survive, Jake. I wanted to survive. I wanted to live. Not just to be alive, but to live. To live, Jake! Erin, hindi mo man lang ba naisip na gusto ko rin makasurvive? Hindi ka pa naman nalulunod noong time na yun eh. Pero ako, hindi na ako makahinga. Ang point ko lang naman, sana nilingon mo ako. Hindi mo man ako iniligtas, sana nag-iwan ka man lang ng pwede kong kapitan para hindi ko tuluyang malunod, di ba? Yan lang, Erin. Yan lang naman. Kasi minahal mo naman ako, di ba? Minahal mo ako nung time na yon. You were supposed to love me, not leave me. Well, I'm sorry, Jake. Sorry kung hindi ko na-meet yung expectations mo. Aaminin ko na, sige. Hindi ako capable magligtas ng ibang tao. Wala akong lakas na pang dalawang tao, I'm sorry. Akin yon, mali ko yon. Pero honestly, sana kaya kong sabihin na pinagsisisihan ko yung ginawa kong pang-iiwan sa'yo. Kaso hindi eh. Dahil kung hindi kita iniwan, hindi magiging ganito ang buhay ko. Hindi mo ako iniwan, malamang ibang buhay mo. Malay mo, masigit ka pa sa tinatamasa mo. Paano ko naman malalaman yun noon? Teka nga. Makipagkita ka ba talaga para mag-sorry o mag-ipa? Para mag-sorry, syempre. Kung magsusorry ka, hindi sana mag-sorry ka na lang, wala nang cheche-boreche. Kasi nagpunta ako dito para marinig yung sorry mo eh. Hindi para mapamukha sa akin na ang saya-saya mo nang iniwan mo ko. Nagpunta ako dito, Erin, para kumpirmahin na hindi lang ako yung nagdusa. Na nasaktan ka rin sa mga nangyari sa atin. Na nasaktan ka rin at least para na naman, alam mo yun? Para man lang sa akin. Nawala yung pagmamahal mo para sa akin, I get it. May kasalanan din ako, alam ko yun. Pero gusto ko lang malaman kung may natira ka pang kahit konting awa para sa akin. Kahit hindi na pagmamahal, kahit konting awa na lang. Erin, kahit awa na lang. Oo naman, Jake. Nasaktan din ako. At dinala ko rin lahat ng sakit all these years.
Yung guilt, Jake, hindi nawala. Kaya oo, nagdusa din ako. At oo, hanggang ngayon, naaawa ako sa'yo. Yan. Ganyan. Yan yung gusto kong marinig, Erin. Wala na kung ano-anong paligoy-ligoy. Yan. Tingnan mo, okay na ako. Yung kapatawarang hinihingi mo, iyong ina. Pinapatawad na kita. Kung yun lang yung gusto mong marinig. Nakuha ko na yung gusto kong marinig eh. And finally, matatahimik na ako. Yun na yun? Sigurado ka? Ano yun? Pinapatawad mo na ako? Okay na tayo? Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung kailangan ko yung sorry mo eh. Kasi tama ka naman. Marami din naman akong mali. Kaya patas lang tayo. Dapat nagsusorry din ako sa'yo. Siguro gusto ko lang makita for the last time. Masaya na akong malamang natatandaan mo pa ako. And honestly, masaya na akong makita na you survived. Na I did not completely destroy you. Hindi ko na lang inamin sa'yo, Erin, pero baka lalong hindi ko mapatawad ang sarili ko pag tuloy ang nasira ang buhay mo nang dahil sa akin. Kaya hindi ko man nagawang masabing I'm sorry sa'yo, Erin. Yung pagpapalaya ko na sa'yo yung paraan ko ng paghingi ng tawad. Kasi mahal kita eh. Mahal kita noon. Pero sabi nga nila, hindi sapat yung mahal mo lang. Dapat alagaan mo. Dapat protektahan mo. At yun yung hindi ko nagawa para sa'yo. Paalam sa ating nakaraan. Paalam sa mga pinagsisihan. Paalam sa aking nadarama. Paalam kaya ko na nang wala pa. Paalam sa naging pagmamahalan. Paalam sa mga pangakong naiwanan. Paalam na akong pagsisisihan. At sa wakas ay goodbye, Popoy at Bea. Nakakatawa kasi hindi siya yung ina-expect kong takbo ng usapan. It was all over the place. Gaya pa rin kami ng dati ni Jake, kung saan-saan ang direksyon. Kalat-kalat. It was not the perfect forgiveness I was looking for. But it was more than enough para mapalaya ko ang sarili ko at si Jake. Sapat na sa akin ang mabalikan siya, ang malingon siya. Natagalan man, pero I did return for him. Sana makatulong yun sa kanya para makausad na rin siya sa buhay niya. Honestly, Popoy at Bea, I don't know kung kumusta na si Jake after naming mag-usap. Hindi naman kami nag-reconnect sa social media namin. Ang maganda nito is, wala na yung curiosity ko. Hindi na ako bothered kung ano man ang maging takbo ng buhay niya. I just wish him the best. Siguro, Popoy at Bea, all in all, gusto ko lang ng validation na kahit marami akong nagawang hindi maganda, ay hindi naman ako totally masamang tao. Na I still deserve to be happy. Na I deserve all the good things life can offer. And talking to Jake was the best decision. Kasi finally, pwede ko nang ibigay ng buong buo ang puso't isipan ko kay Carl. Wala na siyang kaagaw na multo ng nakaraan. He can have the whole me. Popoy at Bea, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. And thank you din
sa buong staff at sa mga dramatista ng Dear MOR. God bless sa inyo at sa inyong mga listeners. Lubos na nakalaya. Arian. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, last goodbye. Mga kapamilya, orasan natin, it's 4 minutes makalipas alas 3 ng hapon at sabay-sabay na po muna tayong magbuntong hininga. Pwede naman. Para sa lahat ng mga medyo nanikip ang dibdib, medyo nainis. I don't know kung anong klase ng emosyon ang inyong naramdaman sa iba ng mga nakarelate. Ano? Dito kay Erin. It's not Ariel. Ayan, si Fiona. Ikaw nagpasalamat ka pa. Salamat, Popoy. Nalaman ko ang tunay na pangalan ng sender. Ariel pala. Hindi, Erin. E-R-I-N. Oo, mali pa rin eh. Bihira ka naman eh. Iba pa yung Irene. Ayan, ano? Pero sige, medyo i-lighten up natin yung ating usapan. At ito, matunghayan natin. Merong iba na mga hanggang ngayon ay nanggigigil pa rin kaya Jake. Yung iba ay medyo hati pagka, well, marami ang nanggigigil kaya Jake. Ano? Dahil nga raw sa, ang dami niya mga issues na ibinase pa rin niya doon sa biglaang breakup nila ni Erin, 'di ba, nung sila ay live-in partners pa lamang. At kay Erin naman, medyo hati yung crowd natin. Meron naiinis, bakit daw kailangan pang makipag-usap, hindi para sa lahat yung paghingi o paghahanap ng closure. Pero meron din naman na yung iba ay in support of yung search ni Erin din for closure. Diba? Pero naganap na ang nangyari. Diba? Nangyari na ang dapat na maganap between Erin and Jake, and finally, 'di ba? Ang importante dito is nalaman na ni Erin ngayon, 'di ba, na she really made the right decision, 'di ba, to be with Carl. Mm-mm. Why? Ako, nung una, bibigyan ko pa ng benefit of the doubt talaga itong si Jake, because meron talaga mga tao na kailangan mabigyan pa natin sana ng pagkakataon or at least kaawaan. Diba? Meron ganun eh. Hindi man natin kakampihan kasi meron din naman syempreng effort tayong tinatawag na kahit ikaw yung iniwanan, pwede ka rin namang lumapit in the first place. Diba? Eh kung di ka lang rin naman lumapit, naghintay ka na lang, pinabayaan mo na lang lumipas yung panahon, nagpaka-immature ka. Ayan, at hindi ka rin humabol kahit na ikaw yung iniwanan, eh wala naman talaga mangyayari. Hindi talaga kayo magkakalapit. Ayan, but then again, inatake nga ng pangungonsensya itong si Erin, 'di ba? Wala namang nagpupush sa kanya na makonsensya siya, ganyan na. It's just that binalikan niya. Papaano ba kami napunta ni Jake doon sa sitwasyon na nag-live-in kami, 'di ba? Eh dahil din naman din 'yon sa kanya. 'Di ba? Siguro 'yun lang yung nakakakonsensya lalo na, 'di ba? Na kung hindi ko hinugot o inimpluwensyahan mula sa bahay nila itong si Jake, siguro he would have ended a bit different, 'di ba? Kung hindi man kami nagkatuluyan, baka mas maganda yung tinakbo ng career niya. Kung in-encourage ko na lang siya na makipagkasundo sa tatay niya, napaaral pa siguro siya ng tuloy-tuloy. But no, diba? Eh, naghahanap ng kasama itong si Erin noon sa paghiwalay sa kanilang tahanan. At nag-go naman si Jake, and he also did his part
'di ba, doon sa malaking bahagi ng pagstay niya hanggang sa ayun na nga hanggang sa downfall na, 'di ba? At hindi na napigil ang pagbulusok talaga nung mga decision sa buhay nitong si Jake. But you know, Erin, ayoko nang isa-isahin. 'Di ba? Ayoko na sanang isa-isahin yung mga detalye. Ayan, pero the good thing here, yun na lang yung mga kunin natin. Diba? Yun na lang yung mga kunin natin. Na kapag ka talaga nakukonsensya ka sa isang bagay, wala talagang ibang magandang paraan eh, kundi yung magkausap kayo. Diba? At totoo yung sinasabi ni Erin na hindi yung pagka nangumusta ka after a very long time na hindi kayo magkasama just to clear some things between you two ay ina-expect mo dahil medyo strangers na kayo sa isa't isa ay merong certain level of anong tawag mo rito yung medyo parang medyo kakaiba na, but no, anong nangyari is parang kahapon lang kayo nag-away nitong si Jake, Erin, right? Di ba hindi niya ina-expect na hindi magpipigil pa rin itong si Jake sa mga bagay na yun. Pero hindi man maganda, okay, yung naging sagutan nila, maganda pa rin yung usapan na yun. Bakit ko nasabing maganda yun? Di ba? Sometimes sinasabi natin, it's the yung manner ng pagsasabi natin. Pero that's the truth eh. Di ba? That's the truth. Yun talaga rin naman yung nararamdaman ni Jake. And it's therapeutic para sa kanilang dalawa. Dahil finally, after years of not seeing each other, after years of pakiramdaman, hintayan, samaan ng loob in silence, pero alam niyo, meron kang samaan ng loob, pero you care for that person, di ba, doon sa ex mo. Alam ko, yung iba na dating in a relationship, mahal na mahal nila yung tao, ganyan. Di ba, I still care, but I don't want to be with you anymore. Diba? Pero alam mo yung merong of course meron akong mga na-influensya sa iyo ng mga bagay na ginagawa mo or you used to do na hindi mo na nagagawa ngayon because of me also. 'Di ba? May mga ganoon eh. Na nakokonsensya tayo. But then, okay, balik tayo doon sa pag-uusap nga nitong si Erin at Jake. Tama rin 'yun. Therapeutic 'yun para sa kanilang dalawa dahil finally nasabi na nila, 'di ba, sa isa't isa, no matter how harsh, 'di ba, how stupid yung mga pinagsasabi ni Jake at ni Erin sa isa't isa doon sa pag-uusap nilang yun, ano, masama man or parang engot lang, pero yun talaga kasi yung nasa loob nila sa mahabang panahon at kailangan nilang ilabas yun one way or another. At feeling ko nakagaan yun sa loob ni Jake na hindi mo naman kasi kailangan ano eh, kung talaga masama loob mo, sasabihin mo bang okay lang tayo? Diba? Mas maigi nang maging totoo tayo sa sarili natin. For as long as, syempre meron pa rin tayong ano no, hindi mo sinaktan, hindi mo naman pinagmumura, o hindi mo naman dinegrade at sinirasiraan pa yung ex mo. Of course, ibang usapan yun. Pero ito yung bang yung emosyon lang yung pinag-uusapan natin na sumama talaga yung loob ko sa inyo noon, you were supposed to be there to help me pero iniwanan mo na ako, natapos na nga naman kasi yung finals nitong sina Erin pero talagang iniwan na, hindi na binalikan nitong si Jake eh, no, nag-graduate na pero hindi na at nakokonsensya pa raw siya at that well that nothing against Erin, that's her decision. 'Di ba? Ang ano natin dito is nangyari na 'yun ang nangyari. Sana rin itong si Jake, okay, kung nakikinig ka at kung ikaw yung tipong Jake na nakikinig ngayon na dahil sa masama nangyari sa inyo ng ex mo, 'di ba? Ay mabubuhay ka sa nakaraan. Mahirap mabuhay sa nakaraan. You don't want to live a life of regrets, of frustrations, 'di ba? Ang pangit nun. Ang bigat nun. Mahirap umusad kapag kalingon ka ng lingon sa likod. Okay? Ayan. Kaya sana with that galit, ano, sa mga katulad ni Jake, yung, o kaya yung mga hurtful words na nailabas mo na rin na talagang sumusugat kasi yan sa loob natin. Eh, no?
Just be responsible sa pakikipag-usap doon sa mga sa tao na kailangan nating kausapin at maipahatid sa kanya yung sama ng loob. 'Di ba? Be responsible enough not to be, wag naman yung maging violente na yung inkwentro ninyo. Wag na. Oo, yun yung inuulit-ulit ko, no. Pero okay lang na sabihin mo, alam mo, sumama ang loob ko sa iyo, ganito ganyan. Iniwanan mo ako. Yun yung na-feel mo, that's the truth. 'Di ba? For the truth shall set you free. 'Di ba? Yun yun eh. Eh hindi talaga ako natuwa sa ginawa mo eh. Oo, talagang binitbit ko 'yan for 2 years. Oo, sana tanggapin mo rin. You take responsibility also. But then again, 'di ba? I hope you realize also that na yung mga decisions na ginagawa mo sa buhay mo ay hindi na dapat nakabase sa ibang tao. Dapat nakabase na yan sa kung ano yung makakapagpa-improve sa'yo, saan ka merong pag-unlad sa sarili mo as an individual, di ba? Dahil sarili mo naman, ha? Sa, kay Jake at sa mga katulad ni Jake, sarili mo ang kasama mo araw-araw. Kahit nga magpunta ka sa bakasyon, mag-isa, kasama mo pa rin yung sarili mo eh. Hindi mo pagagalingan doon sa mga decision mo for you. Diba? Ganun dapat. Maging responsable tayo at magkaroon ng accountability, diba? Sa mga decisions that we're going to do. Diba? Not because we are in a relationship ay lagi lang tayong ready na magkamali because we can proceed to the blame game after. Diba? Kapag ka nagkamali ka ng desisyon na, uy, ikaw kasi love, ikaw kasi mahal, ganyan eh. Ayan yan na pag-usapan natin, diba? 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 May mga ganon. Oo, hindi ko naman gagawin yan kundi dahil sa'yo, diba? 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 Oo, kaya, diba, make it a point na you decide, okay? You decide para sa sarili mo. Okay, mag-decide ka para sa sarili mo and be a responsible individual. 'Di ba? Ikaw ang makikinabang niyan. O kahit na ayaw mo na makita 'yung sarili mo pa rin 'yung kausap mo. Oo, sa mga maling decision mo, 'wag mo nang isisi doon sa ex mo. 'Di ba? 'Yung mga susunod mong mga decision sa buhay, wala na nga eh. Oo, wala na nga, mag-aasawa na nga 'yung ex mo, nandun ka pa rin. 'Di ba? Dito ka na. O mabuhay ka na sa ngayon. Okay? And as for Erin, salamat at malakas din ang loob nitong si Erin para balikan nga. 'Di ba? Yung mga unfinished business niya na kahit na hindi niya expect ay hinarap niya pa rin. 'Di ba? Dahil mahirap nga naman po talaga ang magtuloy sa buhay at yun nga mag-aasawa na siya pero feeling niya meron siyang kasalanan na she just had to to talk to her ex, 'di ba? Para linawin o para maano lang, para ma-release na, 'di ba? Yung galit dahil mas masarap na bumiyahe sa buhay kasama yung panibago mong kasama or kahit ikaw mag-isa ng alam mo yun, okay, nagkalabasan na kami ng galit noon. 'Di ba? Tapos na. Alam ko na kung bakit hindi siya makangiti sa akin. Alam ko na kung bakit kaya na namin mag-usap ulit, 'di ba? Kasi alam ko na, 'di ba? Wala nang mga salitang hindi pa, feeling ko hindi pa nasabi, feeling ko mga itinatago, hindi ko alam kung sasabuyan ako ng asido nito kapag ka nagkasalubong kami. 'Di ba? At least hindi ka nag-iisip ng ganun. Oh, na i-vent out, na i-release niyo lahat yung mga negative feelings niyo towards each other. 'Di ba? At hindi naman ho sa lahat ng mga nakakasalamuhan natin sa buhay ay kailangan nating gawin ito. 'Di ba? It so happen na kapag ka tayo ay very close or nag-invest ng talagang matindi at malaking emosyon para sa mga importanteng tao and we think we broke their heart or we think they broke our hearts. Eh, ganun ho talaga. Diba? Sila yung pag-investan natin na maiayos lang. Hindi na para maibalik pa yung dating pinagsamaan, kundi kahit papano. Diba? Masigurado mo na nagkahingahan tayo. Kahit hindi pa nga ganun kaperpektong magagandang salita ang maging palitan ninyo. Basta sa bandang huli, diba? You just have to say your hashtag Dear MOR last goodbye.
Ayan, at syempre pagkatapos ng goodbye na yan, hello to the new you. Yun yun. Di ba ganun yun eh? Para sa atin kasi, ang iniisip ng iba, ay, inaalam lang yan, kaya naghahanap pa ng closure, inaalam kung meron pa silang feelings sa feelings towards each other, di ba, na baka pwede pa. No, it's not always like that. Di ba, kailangan natin minsan talaga magpaalam. Di ba, kahit na parang pilit doon sa ilang aspeto o sa ibang mga tao, because we have to welcome yung bagong ikaw. Ganun yon, yung bagong ikaw. Na hindi ka matatahimik hanggat parang may aninong o hindi mo magagawa hanggat parang may anino na nakaraan na nandun pa rin doon sa panibagong liwanag na pupuntahan mo. Ang deep nun, pero naintindihan nyo yun. Ang deep nun, pero di ba, gets? Oo. Ayan, kumaga, palit ng damit. O, palit ng damit, di na kasha to masikip. Ganyan. Oo, tama na. Ang pagpapanggap, ganon. Hubad na ng mga dating mga dala-dala. Okay, ayan mga kapamilya, oras na natin, it's 20 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Maraming salamat po no, sa maraming mga nag-comment dito. At syempre, Erin and kay Jake na mga involved dito sa letter natin. Nandito ang mga komento sa YouTube, sa Facebook ng ating mga kapamilya. Thank you so very much sa inyo. Ang mga komentong yan, hindi pabor kay Erin lahat, hindi rin pabor kay Jake lahat. But, sige, para lang sa inyong kasiyahan din, di ba, ganyan namin pinanood at naramdaman ang inyong kwento sana kahit papaano. Diba, ay makagaan-gaan din sa inyo ang mga masasabi ng mga taong mga nandito. Okay, mga kapamilya, kaya naman maraming salamat muna sa mga magagaling natin, mga gumanap. Meron akong babatiin dito sa mga gumanap natin. Ang haba ng linyahan mo ngayon, Brad. Oo, dali, mamaya yan ha. Oh, ito, si Erin ay si Cindy Basena. Ang galing naman ni Erin. Si Carl ay ginampanan ni Jag Kamat. And of course, ang kinainisan natin ngayong hapon ay si Jake, si Dan Lloyd Capuchon. Okay, si Dan Lloyd Capuchon. Si Chelsea naman ay ginampanan ni Jamie Rubio. Ayan, at syempre ang landlord, ay, ang mukhang pawisang mami na nakaano, manay. Pawisang manay na nakasando, pero ang kapal na makeup na hindi bagay sa leeg. Ang landlord kanina ay si Pops Eric. Ayan, ang nanay naman na nakakainis din, bungad na bungad lang. Buti hindi natin nakasama buong kwento, no? Ayan, si ginampanan naman ni Jackie G. Ang galing. Ayan, at syempre si Franz, si Bea. Ayan, at syempre, congratulate. Natuwa naman ako, ang haba ng linyahan mo dito ngayon, si Kuya Book. Joko loko. Oh, congratulations sa inyo. Oh, ang haba ng mga linyahan. Thank you, Joko loko, pare. Ayan, at syempre, ang writer natin at nahirapan kaya ho siya wala ngayon ay si DJ Bea. At ang editor ay si Joko Loco rin. O, diba nga? Maraming salamat po sa inyo mga kapamilya sa inyong pagtunghay sa ating kwento for today. And of course, ano, ayan, magkita-kita nga po tayo sa Linggo. Okay, sa SM City Lipa. Sa Lipa, Batangas. Magkita-kita po tayo dyan. Sunday, bandang hapon, I think around 4 p.m. Makasama niyo po kami dyan, Popoy and Bea, along with the Binibining Silka Southern Tagalog Candidates. Okay? Yan, para sa Binibining Silka Southern Tagalog Candidates. Balita ako, magaganda. At talaga namang mga talented ang mga binibining silka ng Southern Tagalog na makikita natin dyan sa Lipa City, Batangas. Sa SM City po tayo magkita-kita. Alright? Sa ngalan nga po ng aking partner na si Bea, nakasama nyo ang inyong lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. At syempre, ang lagi natin paalaala sa inyong lahat,
ay, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, hindi natin pwedeng kalimutan makinig ng inyong mga paborito at mga na-miss na mga episodes sa Spotify natin dahil Saturday, Sunday na. Diba? At syempre, bukas sa MOR Rewind at 3 p.m. Okay? MOR Rewind at 3 p.m. sa Alto app naman yan. Ang dami niyong assignment. Walang break. Walang break. Diyan tayo magkarinigan. Alright? Ayan, at syempre, nako ha, ulitin ko na lang, ano, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, di ba? Mga ka-family, stay in love. Nice. And stay happy. Di ba? Payday. Dapat happy. Yeah.